Loko ay paano nga ba gumagana ang isang diode para malinaw sa inyo, gawa tayo ng diagram. Ito yung ground natin. Okay. Tapos, okay, ito naman yung source natin. Okay. Tapos lagyan din natin ito ng switch. Okay. And then, lagyan din natin na talaga na yung diode natin. At ito yung symbol ng diode. Okay, let's rotate. And then, let's put here. At lagyan din natin ng ilaw. At lalagyan natin dito. Okay guys, yan na yung simple diagram natin. So ito, connect na natin dito sa source. Here, dito. So guys, meron na tayong circuit. At yung ilaw, set din natin dito ng 1.5. Okay, nakasakit din ng 1.5. Now, ito naman ay 3 volts. Palitan din natin ito ng 3 volts. 3 volts. Okay guys, so i-run natin. Okay, on. Yan guys, kasi ang function ng diode ay is to allow current flow in one direction only. Okay, so yung current flow ay mula dito sa positive terminal ng source papunta dito. Balik sa ilaw, balik sa source. So, ganyan ang trabaho, ganyan ang ginagawa ng normal na diode. Okay guys? Kung, okay, let's pause this one. Tapos, balik tayo natin itong diode. Tingnan natin kung gagana guys. Dahil ang function ng diode ay is to allow current flow in one direction only. Ngayon kung babalik to rin natin, dapat hindi na yung gagana yan. Dapat hindi na yung gagana guys. Okay, balik to rin natin. Oh, what happened? Oh, sorry. Okay, cut na muna natin. Tapos, balik to rin. Okay guys. Okay. Connect ulit natin. Okay, let's run again. On natin guys. So guys, walang nangyari. Hindi nag-ilaw tong bulb. Okay. Dahil nga ang function ng diode ay is to allow the current flow in one direction only. Okay guys, malinaw? Okay, malinaw ba? Gawa niya? Okay, let's make another example. Okay, dito na sa second example natin guys. Medyo yung hindi na tayo magbabalik dito. Switch na lang itong gagamitin natin. So, ito guys, yung ground natin ulit. This is the ground. And of course, mayroon tayong source. Okay. At ngayon naman guys, itong source natin dito ay i-set up natin ng 5 volts. Alright. Now, gagamit tayo dito guys ng switch. Yung 1 pole. Yung switch na 1 pole. Double throw. Okay guys, let's connect natin dito sa source. And then gamit tayo dito ng dalawang diode. Here. At sa pang diode. Here. Tapos guys, ito balik tayo natin.
itong tayo na isa ay nakaset up ng ganyan. Tapos itong isa naman ay babalik na rin natin. Ayan. Pagkibalay natin guys. Okay. And then, of course, meron din tayong ilaw. Nalagyan natin dito. At ang ilaw natin guys, i-set up natin yan ng 3 volt. Yung capacity niya. Okay. Now, connect na natin dito guys. At ito guys. Okay. Connect na din dito. Connect, connect. And then here. 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 Okay guys. Tira na natin. Kaya ko lang ginawa ito guys para wala nang baliktaran ng diode. Switch na lang. Para mas lalong maintindihan niya. Okay, let's run. Oh, sorry. And don't forget the ground thing. Okay, let's run guys. Okay, start is nag-ilaw agad yung bulb dahil ang current flow ay nag-umpisa dito sa dito papunta doon, so kaya mag-ilaw siya guys. So this diode allows the current flow to pass in this direction, so nailaw siya guys yung bulb. How about kung i-switch naman natin to guys, anong mangyayari? Ilaw kaya? At hindi umilaw guys dahil baliktad itong diode na ito. Okay guys, nakuha niyo ba? Okay. Ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Kung ano bang gusto nyong malaman guys sa electronics, comment down below kung anong mga gusto nyong malaman para magawan ko ng video. Kapag nagustuhan mo ang video guys na ito, don't forget to like and subscribe to my channel para marami ka pang matututunan sa channel ko. Don't forget to like and subscribe. Maraming salamat guys sa panonood.